Sending money to the Philippines is as easy as 1, 2, 3. First, download the app from the App Store or Google Play Store. Launch the app and click the Sign Up button to get started. Enter your email address, create a secure password, and click Create Account. To ensure that we get your money safely to your beneficiaries, we are going to need a few details. Enter the necessary information, then choose your preferred delivery option. Finally, enter the amount you want to send. Choose your payment method and press send. It's that simple. Secure, fast, convenient. Send money to the Philippines now for as low as $2.99. Send love the BCRemit way. Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today we have a very special guest. Hi, I'm Ralph. I'm an anesthetic trained nurse. Para maging anesthetic nurse trained dito sa UK, kailangan mong mag-enroll at makatapos ng modules, anesthetic nursing module na provided ng accredited organization. So may mga university na nag-offer ng anesthetic nursing, so kailangan mong makompleto yung requirements nila. So minsan may mga exam or merong mga training hours na kailangan kang matapos bago ka maka-qualify as an anesthetic nurse. Kalimitan, inaabot siya ng 6 months. Tapos, merong tinatawag na consolidation period kung saan pagkatapos ng course mo, kailangan mong mag-practice. Parang OJT kung kumbaga. Kailangan mong i-practice yung skills na natutunan mo. So, depende yun sa arrangement or agreement mo sa employer mo. So, minsan 6 months o kaya 3 months kung depende sa kung ano ang pag-uusapan nila. Pagdating sa requirements, para makakuha ka ng course, wala naman siyang specific na requirements na kailangan mo pang kumpletuhin. So, obviously, kung nurse ka na, kung trained ka man sa Pilipinas or trained ka dito sa UK, kailangan mo lang i-present yung nursing credentials mo dun sa university. So, again, depende pa rin siya sa university kung ano yung requirements na kailangan mong i-submit, yung mga formal documents na kailangan mong i-submit. Meron humingi ng referral from employer or sa iba pang mga colleagues mo. Kapag ang role mo sa hospital is anesthetic nurse, magkaiba siya sa roles and responsibilities ng scrub nurse. So, yung remit ng role ng anesthetic nurse ay pag-assist sa anesthetist kasi requirement dito sa UK na sa mga anesthetist na kung mag-provide sila ng anesthesia, kailangan meron silang extra pair of hands. So, doon po mapasok yung role ng anesthetic nurse o anesthetic practitioner. So, ang roles and responsibilities mo on a daily basis, kailangan mong i-prepare yung anesthetic machine, yung anesthetic room, at lahat ng equipment na kailangan mong gamitin o gagamitin nyo during the day. Depende rin sa organization, tsaka sa department, minsan nire-require nila yung mga anesthetic practitioner na kayo yung mag-prepare ng equipment sa loob ng theaters, halimbawa yung operating table, tapos yung ibang mga attachments. At the same time, kapag natapos mo na mag-prepare ng mga equipment sa anesthetic room tsaka sa theaters, pag na-ready mo na yung anesthetic machine, doon na papasok yung patient interaction. So, i-receive niyo yung patient from the ward or from ED, depende sa kung saan sila galing sa labas ng theaters. Tapos, andyan na yung mga checks, andyan na yung pag-prepare ng medication, depende sa kung ano yung allowed sa organization nyo.
Tapos doon na papasok yung pagtulong mo sa anesthetist, kung ano yung mga kailangan nilang support, ikaw yung magpo-provide. So nandun ka all the way from pag-receive ng patient, pag-induce ng anesthesia, habang naka-anesthetize yung pasyente hanggang sa pag-gising ng pasyente, pag-emerge ng pasyente from the anesthesia. Gustong mag-pursue ng anesthetic nursing, doon yun sa pagdating sa pag-a-apply ng course or pag para makuha mo yung module. So kailangan mong kausapin yung line manager nyo o yung practice educator nyo para makonvince mo sila na mabigyan ka ng funding o para makakuha ka ng module. Kasi syempre, gagastusan ka nila. Sila yung magbabayad sa university o dun sa educational institution para i-finance yung course mo. So kapag nakuha mo yun, kailangan mo ring i-arrange sa kanila yung training hours kasi part ng module yung requirement kung saan. Again, depende yun sa educational institution kung gano'ng karaming hours yung kailangan mong i-complete. Para siyang katulad sa Pilipinas na mayroon kang competency pad or competency book na kailangan mong kompletuhin. That's included doon yung hours of training. Kailangan mo halimbawa magtrabaho sa isang obstetric unit o kaya mag-handle ng pediatric patients. So, kailangan mo i-arrange sa line manager mo tsaka sa department nyo na mabigyan ka ng oras para makompleto mo yung requirements. Kasi pwedeng mabigyan ka nga ng go signal para mag-enroll at mabigyan ka ng funds para dun sa module, pero baka dun ka naman mag-struggle sa paghanap ng oras para makompleto mo yung requirements. So, kailangan siguraduhin mo sa line manager mo na mabibigyan nila yung dalawang support na yun. Always remember, manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom.